Hi mga ka-stories! Hello, hello, hello! Yay! So welcome back again to our channel. So this is Romel. Clemente. For the hashtag RC Stories. So of course, nakita nyo dito, we have pizzas. Yes! So 4 boxes of pizza. So gagawin is, magmumukbang kami ng pizza. But you know what? Actually, nag-order ako nito. Hindi alam ni Clem na nag-order ako nito. Tulog kasi siya kanina, nag-order ako nito. Kasi we're gonna celebrate kasi ano siya, naging top 1 agent for the month of February. Lalo ka siya. Huwag doon chika-chika dapat. Huwag yan, mag-celebrate kami. Tapos, at the same time, compete kami kung sino ang maraming slices of pizza na mauubos. Okay ba yun, Clems? So it's a celebration. Congratulations! Yes. So top 1 agent, of course. So wala siya experience in the BPO company. Pero siya yung naging top 1 in the month of February. Ano kayo dyan? Charot! So what can you say, Clems? Thank you so much to your coaches. Nabudol lang yun. So of course, we just prepared small coke and then water. Ayan. So ito na yung mga sauce. Sure ba? And then, so ano to? So it's a competition kung ano, sinong maraming makain na pizza. Are you ready, Clems? Of course, siya mahilig kasi sa pizza. Tapos hindi kami nag-dinner kasi yung dinner natin early no. Ay, nag-dinner kami but too early. Yes. So ito yung kakainin namin late. Night snack, charot, no, ganun, no? Yes. It's curfew, bawal lumabas. Yes. Actually, may pupuntahan sana kami kaso curfew na 11 na, di ba? Yung curfew dito sa Cebu, so bawal na lumabas. Kaya pag sinabing tag, nag-comply ka, so pwede ka nang lumabas. Yes. So, ready? Ready. Of course. So, before anything else, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated with all our videos. Yes. Hashtag RC Stories. Ready? Congratulations! 4 set go! So tomato ketchup lang kasi hindi ako masyadong mahilig mag... Mahilig ako sa mga... What's it, white cream in your hand? Yes. So ayun mga ka-sorry. So ano nga ba yung tiktik mo sa pagiging agent mo as a call center agent, Clems? Kasi at the same time, na-shock sila kasi siya yung naging top 1, busy pa siya, meron kasi kami business din, diba? Nag-racket, binibenta din namin doon sa company niya yung rice meals at saka yung mga sweets at saka yung drinks natin, diba? Yeah, so hindi siya masyadong focus on that. Na-shock din siya nung pag-announce ang ano nila, siya yung top 1 agent. Ito, beef and mushroom, it's my favorite. Sa college pa lang ako, favorite ko. So, Alberto's pala yung pizza namin ngayon. So, Alberto's yung sponsor namin, actually. Chicken pie lang siya, pero sulit na. Ito yung pizza na... Sarap. Na, and my favorite is, ano? Ito yung pizza na pamasa. Tomato. Mura, pero it's so yummy. No? Ang pinaka-favorite ko naman yung Hawaiian lang. Hindi ako sa masyadong mahilig sa mga... olives, mga ganun. Hindi pa siya nasanay. Galing na siya yung Dubai niyan, pero hindi pa siya nasanay ng mga gulay-gulay. Yes. Pero gusto ko yung mga vegetable salad, pero of course, hindi yung mga spicy type. Spicy type ba yung mga pepper, mga na? Hindi. Spices or condiment. Pero mga ganun. Ang sarap. So, sino kayo maninalo sa amin ngayon? Hindi ko maubos yung lahat dahil. No, try to finish, pero yung... Kasi yung in-order namin is 9 inches lang, di ba? Yung set of 11 kasi 4 naman in-order namin. Tsaka hindi naman to ang tawag dyan yung thick type. Yung cheesy type yung ano nila, sa thick note. Thin crust lang, thin crust. Thin crust, so hindi siya masyado nakakaumay. Kasi minsan nakakaumay yung cheese sa dulo, di ba? Yung sa may bread. Try ko tong ano, supreme. Yung supreme naman, may gulay siya at saka pineapple. It's like Hawaiian, pero... May ano, tawad dyan, mga gulay-gulay. Yung Hawaiian so kasi, ano lang yan, chop, cheese, ham, tsaka pineapple. May siyang mushroom. Wala masyadong para-para. May siyang mushroom yung sa Alberto's. Di ba mostly walang mushrooms, no? Mm-hmm. Yung Hawaiian. Yun ko, baka nagkamali yung driver ng pagbigay, charot. Malaki naman yung box yung isa na delivery kanina, so of course that one is 11 inches. Pinaganda ng Alberto's na ma-offer siya ng delivery. Kahit 24 hours or kahit may curfew. Pero in the city area lang. Marami naman silang branches. Cause I tried in... Tayo dito sa city, nag-jump kami.
hindi kami nakapag-deliver nito kasi close na sila by 12. Sa Talisay? Mm-hmm. Sa Cebu City, meron siyang mga 24 hours. Mapolo, ano yung isa, B. Rodriguez. Marami pang iba. Correct. Fairness yung Albertos. Prepare tayo ng t-shirt kasi hindi sila nagbigay ng t-shirt. Charlam! Fairness yung Albertos kung malaban sa negosyo. Yes. So ayan na, ano nga ba yung strategy mo yung of neutral lang kasi siya, hindi siya masyado yung competitive in the in their, kaya si sinasabi niyo yung mga ano, diba, merong iba kasi na super competitive, gusto talaga na ma-achieve talaga yung target, diba, but if you're just neutral, minsan naman kapag you're very competitive, you're very yung mataas yung gusto mo, diba, na ano, minsan lalagapak ka, bigla-bigla, diba, minsan tuloy hindi ka nabibigyan ng magandang rate ng customer. So if you're just normal, neutral, go with the flow, so maganda yung routine or maganda yung kakalabasan. Kasi ganyan din ako before abroad in Dubai. So why should you compete to other people if you just go normal? So merong mga nega, merong mga positive, so dun ka lang sa middle, di ba? So magiging friend ka of all, di ba? So magiging magkagustuhan ka ng iba. Ganyan lang the strategy of working. Charot. So tips mo yan sa mga subscribe. Of course, because of mga viewers. Because I worked as a teacher for 5 years, so ganun naman talaga, di ba? With different personalities na sa salamuha mo, na encounter mo with your students, with different intelligences, of course, ma-expose ka, ma-develop ka sa mga ganyan na mga aspects in life, how to handle situations like that, di ba? Hindi naman lahat na magaling in musical, hindi naman lahat magaling in kinesthetics, in mathematical, so mag-a-adjust ka doon. Tapos, different personalities pa, di ba? Merong mga babait, merong mga pasawa, merong matatalino, eh. Meron yung mga hindi masyadong matalino, pero matalino sila in different areas or aspects, di ba? So, adjust lang. Nasa sayo talaga yan. Basta huwag ka masyadong pa-stress sa work. Kasi, yun ganun, di ba? Feel mo, no? You're expecting too much na ikaw yung magiging number one or meron kang reward at the end, di ba? Pero hindi pala. So, madi-disappoint ka. Ayan talaga. But never get easily discouraged when things go beyond your expectations. Because of course, always remember that the greatest story in life, it's not always about winning, di ba? It's not always about being on top. It's not always about being rich. And the winner is... Yes, but the greatest story in life, it's about rising and fighting every time you are down or every time you fall. Ganun lang ang life. Pang Miss Universe, di ba? Actually, hindi ko naman talaga nilay or ano ba yan. Hindi ko siya ginawang career ang BPO kasi it's not in my line. So hindi namin masasabi nga ilang slice yung makakain namin. Kasi hindi naman equal. Hindi equal yung slices. Merong maliliit. Merong malalaki, ganon. So, sabihin ko nga, ang dami ko na nakain, pero gaganitong mga slices lang yung kinakain ko. So, it's not fair. Kaya nga. So, it's not fair. Ito mga busing, kumain ka lang yan. Ano mga? Kaya tulungan nyo kami mga ka-stories. Sa mga friends namin dyan, baka gusto nyo maging part of our family, you can click the join button over there. Para supportahan all the way ang RC stories. So you can be part of our stories either way in some aspects like traveling, di ba? Challenges, doing some tasks, lifestyle, mga fun in life, fun moments in life. Mobile games, gaming, ganun. At saka maybe gusto lang kapag entertainment. Kasi gusto ni, may mga friends ako na gusto nilang makita ulit akong sumayaw. And then Clams also will do singing. Kasi I grew up, ang talent ko talaga is dancing. So, more on the jazz and contemporary jazz, ganun. Vogue, hard jazz. I dance also, Latin dances, folk dances. Some genre, yes. Because of course, I'm a teacher, I'm a MAPI teacher, di ba? I'm a bachelor's degree graduate of specializing music arts, physical education, and health. Pero mas ano ko talaga yung PE, di ba? In performing arts, mga ganun.
Saan naman? Bachelor of Culinary and Textile Arts. Yes. And under the College of Education. So basically, if natapos ko yun siya, natapos naman talaga ako. Pero hindi siya maka... Hindi lang ako nag-proceed ng 12 units for teaching. Pero... Pero hindi siya makapag-take ng board exam, di ba? Kasi kulang yung units niya for education. Pero I finished the, ano, the course. The degree. Yes, the degree. And then, I went, kasi meron naman talaga ganyan yung sa mga College of Arts and Sciences din namin, like mga PE English, hindi si graduate sila as bachelor's degree, pero hindi sila makaka-take ng board exam as like math, mga ganon, teacher, kasi kulang sila ng units ng education. Kailangan na kumuha ulit ng units of education, kagaya ng sa'yo, di ba? Para makapagturo. Yes. And then after that, nag-manager sa isang food chain, tapos nag-abroad, yun ang life ko. Basically sa ano lang ako, food industry na expo. So, etong pagiging BPO or customer service representative, wala lang to, bunga lang to ng pandemic kasi you have to get a job for you to be able to survive para makapag-provide kayo ng needs sa family mo, needs to yourself, and needs to everything. Chai! That's right, mga ka-stars. Pero ngayon, nag-i-enjoy na ako. Siguro for, dahil hindi ko naman siya ina-stress masyado. Yung adjustment ko lang yung tulog. Kasi night shift siya, tsaka nakagandahan. Satsan yung day off. Fix yung day off niya. Pero ganun din naman tulugan namin sa abroad sa Dubai, di ba? Morning na. Mga 3 a.m. tapos advance 4 hours dito. Ganun din, di ba? 4, 5, 6, 7 a.m. or 6 a.m. dito, di ba? Ganun talaga ang buhay. So kaya, ayan, busog na ako. Naubos ko na yung whole Hawaiian pizza. Meron pang isa doon. So kaya mga ka-stories, again, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Right, Clams? And always remember, every kissing is a blessing! Yes! Tapos na pala, Clams. Hindi, pwede na natin tapusin kasi hindi ko na maubusin ito. Yan na, I guess, excuse. So half of other pizza, tapos 3/4 dito, tapos akin whole, parang ganun lang din. Kaso kumain siya ng isang pepperoni. So parang panalo si Clams ko. Eh hindi naman makonsider kasi siya panalo sa every slices kasi iba-iba ang sizes, di ba? So ayan, magbababay na kami mga ka-stories. Ayan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, again, mag-subscribe na. Kung wala, ay kung ayaw nyo, nakinood na kayo, mag-subscribe na din. Alabais, ganda-ganda ng peg. Bet na bet namin. So see you again next time, mga ka-stories. Bye-bye!